anim na bagay, mga kapatid, na kung ito ay ating isa sa buhay, ay ginagarantiyahan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso. Idumanu li sittan min anfusikum adumanu lakumul jannah. Yan ang tinutukoy natin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, at mababanggit natin ang anim na bagay na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garantiyahan ninyo sa akin ang anim mula sa inyong mga sarili at ginagarantiyahan ko sa inyo ang paraiso. Paano kaya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na ang mismo naggagarantiya ay ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Fakaifa idha kana daminu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang higit na makatotohanan at higit na napapaniwalaan o pinapaniwalaan. Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Na siya ay hindi nagsasalita ng kanyang sariling kuru-kuru, bagkus ang kanyang sinasabi ay pinagkakaloob, revelasyon mula sa kanyang Panginoon, ipinapahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Fa kayfa idha kana al-madmunu hiya al-jannah? Paano kaya kung ang iginagarantiya ay ang paraiso? Paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang jannah, halaman, arduha ka ardi samawati wal ard, ang plaza nito ay kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan. Kung padugtungin ito, ano pa kaya ang haba nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Na naruroon ang mga bagay na wala pang nakakakita, wala pang mata ang nakakakita. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at, at wala pang tainga o pandinig na nakakadinig o nakarinig. Wala pang mata ang nakakita at wala pang tainga ang nakarinig. At walang anumang agam-agam sa puso ng sinumang tao. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa naisalaysay ni Ubada ibn Samit, kalugdan siya ng Allah na kanyang sinabi, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan min anfusikum adumanu lakumul jannah. Garantiyahan ninyo sa akin ang anim mula sa inyong mga sarili at ginagarantiyahan ko sa inyo ang paraiso. Paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, mga kapatid, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usduku idha haddathtum. Patutuhanan ninyo kapag kayo ay nangusap. Magsabi kayo, magsalita kayo ng totoo. Magsalita kayo ng tama. Huwag kayong magsinungaling kapag kayo ay nangusap. Pangalawa, wa'ufu idha wa'attum. At isakatuparan ninyo kapag kayo ay nangako. Nangako. Mayroon kang sinabi, mayroon kang ipinangako. Pupunta ka, isa katuparan. O anumang bagay na ipinangako, isa katuparan. Huwag ibaliwala ang pangako.
Pangatlo mga kapatid, wa'addu idha tumintum, at isagawa ninyo, ibigay ninyo, isagawa ng ganap kapag kayo ay pinagkatiwalaan. Yung mga bagay na ipinagkatiwala, mga bagay o mga salita na ipinagkatiwala, alagaan, isagawa ang mga ipinagkatiwala, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pang-apat, wahfazu furujakum, at bantayan ninyo ang inyong mga pribadong bahagi, ang inyong mga kasilanan, lalaki man o babae, mga kapatid. Ingatan na huwag mapunta sa haram, huwag mapunta sa ipinagbabawal. Panglima, mga kapatid, waguddu abasarakum, at ibaba ninyo ang inyong mga mata, ibaba ninyo ang inyong mga paningin. Hindi yung kung mayroong kang makaharap na alam mo rin na hindi mainam na titigan, ay tinititigan mo na. Halimbawa, kaharap mo ay mga babae, mga magagandang babae na kapag tinitigan mo ay makakapag-isip ka na hindi ka nais-nais. Aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibaba ang mga paningin. Ganon din ang mga babae, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nakakalungkot sabihin na sa ngayon ay talagang mata sa mata na ang mga nagsasalita. Pang-anim, mga kapatid, wakufu aydiakum, at pigilin ninyo o pigilan ninyo ang inyong mga kamay. Ingatan na ang mga kamay ay makagawa ng pananakit sa kapwa. Ang mga kamay ay makahawak ng mga pagkain na haram. Ang mga kamay ay makahawak ng mga inumin na haram. Ang mga kamay ay makahawak ng anumang bagay na ipinagbabawal. Yan ang tinutukoy, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na pigilan ang mga kamay. Itong anim na ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, garantya sa pamamagitan ng garantya. Pagsasakatuparan sa pamamagitan ng pagsasakatuparan. Na napakagaan sa ating mga sarili, mga kapatid, mga gawain na napakagaan, hindi mahirap, hindi mabigat, na kung saan ay kapag isinagawa ito ng sino mang taong Muslim at isinabuhay niya ito hanggang sa siya ay namatay, ang garantiya sa kanya ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Jannah, ang paraiso. Ginagarantiyahan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Isang talata na mababanggit natin, mga kapatid, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway makapagbigay sa atin ng paalaala ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalamin, dhalika yawmul khulud, lahum ma yashauna fiha waladayna mazid.
Napakainam na talata, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ayon sa kahulugan ng talatang ito. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. At ilalapit ang janna, ang paraiso, ang mga hardin lil muttaqin. Wa uzlifatil janna lil muttaqin, sa mga matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayra ba'id, sa lugar na hindi kalayuan sa kanila, hindi malayo. Bakit, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Dahil magigilyo sila sa kanilang pagtingin, sa kanilang pagtanaw sa hardin na ipagkakaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Ito ang ipinangako sa inyo, sa sinuman na taimtim sa pagsisisi at pinangangalagaan niya o nangangalaga sa kanyang limitasyon. Pinangangalagaan ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinasagawa ang mga bagay na upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Man khashya ar-Rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Na sino mang mangamba sa pinakamawain, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matakot sa pinakamawain sa pamagitan ng mga ghaib, mga nakalingid, mga hindi nakikita, at daladala niya ang dalisay na puso na punong-puno ng pagsisisi, punong-puno ng pagbabalik-loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sasabihin sa kanila, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Udkhuluha bisalam. Pumasok na kayo rito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhuluha bisalam, sa pamagitan ng kapayapaan. Dhalika yawmul khulud, ito ang araw na walang hanggan. Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, pumasok na kayo rito sa paraiso, sa halaman na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng may kapayapaan, may kapanatagan. Wala nang pangangambahan pa, wala nang katatakutan pa. Dhalika yawmul khulud, ito ang araw na walang hanggan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. At mapa sa kanila, para sa kanila, ipagkakaloob sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang anumang kanilang ninanais dito sa paraiso, sa hardin, sa halaman, mapa sa kanila ang anumang kanilang mga ninanais, anumang kanilang mga nagugustuhan. Waladayna mazid. At mula sa amin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipagkakaloob namin sa kanila ang karagdagan. Ano itong karagdagan, mga kapatid? Waladayna mazid. Sa pagpapaliwanag, ay ang higit na malaki, higit na mainam na karagdagan na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang makita ang kagalang-galang na mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na makita nila ang kagalang-galang na mukha, umarangal na mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ginagarantiyahan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso, na tayo ay makakapasok sa paraiso kapag ka ginarantiyahan natin sa kanya mula sa ating mga sarili ang anim na bagay na ito na nabanggit natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.